Hello, magandang hapon mga kakusina ko dyan. Nandito na naman si Aliyah JTV. Mayroon na naman tayong isang pamilya na i-interview ngayon para malaman natin kung ano yung mga sitwasyon ng buhay niya. Yun, tara guys, puntahan natin siya ngayon para makuhanan na natin ng info about sa pamilya niya. Ayan, papunta na po kami ngayon sa bahay nung isang pamilya na interviewin natin. Papunta po tayo sa kanyang bahay. Nandito yung bahay niya ito. Tao po. Ay, Joby, pwede bakit na ma-interview? Oo, sige. Pwede ba kami pumasok? Pwede po, ma'am. Ayan, ito po yung bahay nung pamilya na mabibigyan natin ng tulong. Ito yung kanyang bahay. Ayan si Juby. Ayan Juby, anong full name nyo? Juby Villanueva. Ayan, pwede ba kita ma-interview, makuhanan ng mga konting information about sa buhay-buhay? Ilan taon ka na po pala? 53? Nasaan yung asawa mo? Anong trabaho na asawa niyo? Ilan po yung anak niyo? Anak ko po ay 3 years old. Dito pa rin po sa akin. Tapos may dalawa akong apo na may rheumatic heart disease, yung isa hanggang 25 years old po ang pagamitan niya. Ako lang po nagsusupport. Ilan na po yung ilan yung bali ang apo ninyo? Ilan lahat? Apo ko po. 5. Ang dami nyo. Dalawa lang may kapansan. Yung isa na po makasipo. Pero lahat sila may mga kanya-kanyang trabaho na o may kanya-kanyang pamilya? Ate Job, kaya ako nandito ngayon kasi may mga gusto kong katanungan sa'yo kung sakasakali. Kung sakasakali po bang magkaroon kayo ng pagkakataon na mabigyan kayo ng pampuhunan, anong negosyo pong pwedeng i-open nyo? Anak ko ay ito para pangyayari ko po ng gamit ng ato ko para may sasabihin siya Kasi yung sponsor ko po nagtanong sa akin kung tanungin mo kung sakasakali kung mabibigyan siya ng kaunting puhunan, sa anong paraan mo gagamitin yung puhunan na yun? Sige. Kanyang bahay, hindi pa tapos. Ayan, kanyang bahay. Talaga pong makikita mo po yung talagang yung hirap talaga ng buhay kasi sa pamumuhay pa lang ng kanyang makikita mo na. Ayan, yan po yung kanyang bahay. Tapos ito yung tulugan. May tulugan din sila dito, may tulugan din doon. Tapos ito naman yung kanyang lutuan. Yan po yung kanyang lutuan. Ayan. Ayan po kanyang mga lutuan. Ayan, Ate Juby, kung sakasakali pong pala rin kayo na mabigyan kayo ng puhunan, ano pong masasabi po ninyo? Maraming salamat sa
ng ay nagyaya sa akin. Sa tao, kumulang din sa akin. Sa akin, kami. Ayan, hayaan mo, Ate Joby. Babalik po ako sa inyo siguro bukas o sa susunod na araw. Malalaman nyo po kung ano po yung magiging update, kung ano po yung matatanggap po ninyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Juby, sa pagtangkilik sa aking mga katanungan. Maraming salamat. Ayan po, thank you. Maraming salamat din po, mama. Ayan, nakuha na naman ang information si Joby. Kagaya ng sinabi niya, ang tanging hanapuhan niya is nagtitinda siya ng upay-upay dun sa labasan, sa may malapit sa palengke. Tapos, mga frozen yung ibang paninda niya para lang kumita sa pangangailangan nila pang araw-araw, lalong-lalo may mga apo siya na nasa kanya na siya yung nag-aalaga. Kaya talagang tinataguyod niya kung paano niya anuhin yung kanyang mga apo at saka yung isang anak niya na nandito sa kanya ngayon. Kaya ginagawa niya lahat, magpinda ng ukay-ukay at saka yung mga frozen food para lang kumita. Tapos yung kanyang asawa naman, ang trabaho is driver. Anong trabaho nung ayan sa frozen yung yellow sa mga ice, yun ang trabaho ng kanyang asawa, sideline yun yung ginagawa. Hindi naman talagang permanente yung kanyang hanap buhay. Kumbaga, ilang beses ba siya bumibiyahe sa isang sa isang linggo is tatlo or apat yung kanyang biyahe. Sa pagawaan ng yelo po nagtatrabaho yung kanyang asawa. Ayun. Nakuhanan na rin natin siya ng kanyang kaunting information niya sa buhay. Yung gaya na sinabi niya, yun nga yung kanyang hanap buhay. Kaya ayan, maraming salamat sa iyo, Judy, at nasagot mo yung mga katanungan ko na mga personal na bagay. Kaya maraming salamat sa iyo.